Hello mga ka-G-lovers, so ang ginala sa atin dito is Mikata na amplified speaker. Problem nito ay basag yung tunog. Paalamin natin yan mamaya. Nung binuksan natin, ito yung nakita ko. So, may mga jumper na, tapos dito kinat. So, kinondim na yung isang channel. So, hindi na pinagana yung isang channel. Kaya pala sabi ng may-ari ay pinaayos siya daw to dun sa malapit sa kanila na technician din. So, tumunog naman daw. So, hindi nila alam na kinondim na yung kalahating channel. Yan o. Bali, dalawa pala tong speaker. Tig-isa yata yung speaker nito kasi walang out to. Napansin ko parang walang out. So, titingnan nga natin. Yan yung mga gamit niya na output. Yan, C5200 1943. So, tinignan ko maigi yung board. Parang napansin ko lang, parang may mga kalawang tapos may lumobo na kapasitor. Yeah, may mga kalawang yan. Mm-hmm. Tapos yung may mga dipom na yo kapasitor. Man. Tapos yung isa parang lumobo lang ng konti-konti lang. Pero papalitan pa rin natin yan. So una muna natin gagawin, syempre ayusin ko muna tong itong ginawa. Yan. Naputol siguro yung line kaya ginan. Pero tapos may cut siya. Kinat niya para hindi tumuloy yung supply papunta doon sa kabilang channel. Yan, may cut yan. Yan, may cut yan dyan. Tapos ito, so kulay black na wire ay parang supply din yan papunta dun sa itong control natin. Yan. So, una muna natin gagawin. Ayusin ko muna yan siguro to. Yan, yung mga connection. Tapos, bubuhay natin yung kabilang channel. So, bali, may dalawang tweeter, may dalawang speaker to. Baka ang design nito sa kabilang channel isang speaker, isang tweeter, kabilang channel naman isang speaker at isang tweeter, so ganun siguro kasi parang hindi ko lang alam, hindi ko lang siguro pinansin na wala yata tong output, hindi ko lang output na papunta sa isang speaker, so wala ako nakita, so baka duda ko lang siguro. So, ayusin ko muna itong connection na ito mga ka-G-lovers. Tapos, yan, nakapaspor na nga tayo. Ayusin lang muna natin yan. Tapos, balik tayo. Siyempre, uunahin natin muna ito. Balik natin sa dating connection. Okay, yan, natapos na natin. Yung wire na lang na tinanggal natin na kulay itim, yun na lang ang papalitan natin. Yan. Ito yung output natin. Tinanggal ko na pala yung output nito. So, papalit tayo ng mga pre-drive din nito. Kasi yan yung sinasabi ko, may kalaw. Yung isang capacitor, tingin nyo, lumubo siya ng konti. Tapos yung isang nag-dipom, papalitan din natin yan. So, nilagyan ko na pala ito ng tag kasi para hindi na ako tumingin sa ilalim ng board. Kaya nilagyan ko ng C saka A sa board. So, ito. Hindi ko pa pala nilagyan ng connection yung papunta sa tone control pero check muna natin yung voltage biasing ito. Nung pag-check natin, parang ewan, parang abnormal yata ito. So okay naman yung supply niya. Yan, may 74 volts, 75 volts. So ayusin ko lang muna ito, itong connection na to, yung naputol na line. So ayusin lang natin yan. Tapos ulitin natin, check ulit tayo. Grabe pa. Tambak ba 'yan?
Mixture na daan niya. Mixture na lang. Siyempre, alisin ko tong carbon. Importante yan. Yan, alisin natin yung carbon dyan. Sa panahon kaya yan. Panahon. Okay. Sana ano problema kung ang problema. Ano, tatig brobras ko sa kota ko sa tigarali ko sa talpo. May napataon. Takaralawang na bitis pa lang yung nangamalo. So, lagyan ko rin na ng wire na lang siguro din. Pero ayusin lang natin yung pagkalagay ng wire. So, try natin siyang ibalik sa dati niyang position, yung meron din sa kabila, meron din sa kabila. Puhayin natin yung left and right na channel nito. Tapos ayusin na lang natin yung connection na isang speaker, isang tweeter, connection sa kabilang channel, isang speaker, isang tweeter din sa kabilang channel. So ganun. Para palugod sa paglilinis. Volume pa nga ka, so pasensya na, meron tayong kakwentuhan diyan na customer din natin na lagi din niya nagpapaayos sa akin. So nanonood din yan sa vlog natin. Ito na mga ka-G-Lovers, syempre inaayos natin yung connection. So inulit ko lang yung wire. Pagandahin ko lang. Okay. So pagkatapos natin ito maikabit, check natin ulit yung boltahin ito. So try natin kung mag-normal yung biasing. Pero hindi siguro yung mag-normal kasi papunta na itong control. Wala na itong pakialam na dyan siguro. So next natin, kung abnormal pa din, kasi malamang abnormal nga talaga naman to na pag-check natin kanina. So palitan natin yung sinasabi ko sa inyo. Mayroong kalawang na mga parts, yung mga pre-drive na may kalawang, tapos yung resistor parang wala naman masyadong kinalawang, yung pre-drive lang, yung mga maliliit na transistor, tapos yung capacitor na lumubo ng konti, tapos yung nag-deform. So papalitan natin yan. So tapusin lang natin tong pag-ayos nito. So papromote muna pala nga ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So maraming salamat. Kung sa FB page nyo pala ito napapanood, pa-follow, pa-share na rin and pa-like na rin na ang video na ito. So ito mga ka-G-Lovers, yung isa pa, kakabitan pa natin ang wire. So dalawa yan na putol na linya. Yan yung kinabitan niya. Tapos yung inayos natin kanina, yun talagang sinadya yung nakinat. Ito, nasunog siguro, kaya nasira yung line. So, yung isa, ay sa kabila talaga, yung inayos natin, talagang sinadya na pinutol, kinat talaga. Tapos yung dun sa may output, kinat na din. Once na napa-okay natin yung bias nito, siyempre ayusin natin yan sa may output, yung pagka-cut. So, ibalik natin sa dati yan. Ito po, patrade ako kung gumagana pa. So ayan. Ay, sige, iyan lang pong isa. Almost matapos na tayo sa pagkabit nito mga ka-G-Lovers. So hindi ko na kasi pinas forward. So yung iba na lang is pa-pass forward natin para makita nyo naman kung ano ginagawa natin dyan. Yan. Kinunik lang natin yung mga naputo na linya. Ito talagang kusa yan na nasira. Hindi yan sinadya. So yung inayos ko kanina sa lagan sinadyang kinat. Pinutol talaga yung linya. Ano po ito? Starting din. Oh. Bali yung likod nito ang makikita lang natin pala, kaya sinabi ko sa inyo wala siyang output input na RCA, tapos kabitan ng power source natin, power supply, AC cord, tapos yung switch na para sa lead, tapos power switch. So yan lang makikita natin. So okay na dahil naikabitan natin to. Yan. So next natin ay check natin ulit para masabi ko sa inyo na talagang walang connection yan para mag normal yung biasing. Yan, check natin ulit. Pero kung ayaw mag-start din. Pag na ano naman po, pag tinutulungan, gumagana naman. Ah, hindi, sira yun. Ito ang starting talaga.
Magkano po isa? So, wait lang ha, kasi meron tayong customer. So, tara, check natin ulit. Plug in. So, end to end. Yan, kita nyo, taas, 70 plus, fluctuating pa. O, ito, 44. May posibilidad na okay. 18. 19. Dapat dito gagalaw kung sira, ano? Yan, 70 plus. So, bali, buti, hindi naman sinira yung output nito. Sinik natin, hindi naman sinira yung output. May running po yan, may... So, 13.8. Dalawang 38 o 40 yata yan kasi yan 45 yata yan. Salamat po. Ulitin natin 45 di mga nasa 90 dapat. Yung 46 dapat nasa 90 yung voltahe niyan. So yan. Next natin, ito yung sinasabi ko sa inyo, alisin natin yung mga pre-drive diyan. Tapos yung may makalawan, alisin na natin. Tapos yung ano, itong na-deform na capacitor. Tapos yung lumubo ng konti. Yan, yung medyo malaki ng konti, yan, lumubo yan. Yung isa, na-deform. So, bali, palitan na natin yung mga nakikita. Ito pa pala, nakita ko 100 ohms. Ay, hindi pala 100 ohms. Ay, oh, parang 100 ohms yata yan. So, palitan na rin natin. So, bali, check natin muna yung output. Masasabi ko sa inyo na good yung output ito. Kahit medyo abnormal yung voltage bias, yung hindi na mainabot yung output. So, pasensya na. Medyo sinisipon tayo mga ka-J lovers. So, set natin sa diode sign. Yan, okay. Kasit na. So, check natin. Yan, tingnan nyo maigi, hindi naman inabot yung output niya. Yan, okay, 0.5. Yan, 0.5 din. So, same lang, okay naman to. So, meron pa tayong dalawang i-check. 0.5 din. Yun, 0.5 din. So, bali, okay naman yung output natin. Sabi ko nga sa inyo kanina na okay ito yung output natin, hindi inabot. Kahit ganun yung voltage biasing natin. Next natin ay, so tanggalin natin yung mga pre-drive, tapos alisin natin yung may mga kalawang. Yan, alisin natin. So bali, tanggalin lang natin ito lahat, tapos balik na lang tayo pag natanggalin natin ito. So medyo madami-dami din itong tatanggalin natin. So, bali, ito na mga ka-J lovers, yan, natanggal natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na deform, tapos yung lumubo. Yan, meron pa yan, isa maliit, tanggalin ko na lang mamaya. Ito yung mga sabi ko kinalawang, oh. Yan, kailangan na talaga itong palitan yung mga kinalawang dyan. So, siguro, list down na lang natin yung mga kailangan natin na parts. So, check natin na din yung mga hindi naman kinalawang, check natin kung okay pa ba. So, balikan na lang natin ulit. So, bali, yan mga ka-J lovers, yan, kita nyo naman, nilista na natin. Meron pa yung isang kapasitor pala, hindi ko na tanggal pa. So, mamaya, papalitan na rin natin yan. Kasama na rin dyan yung resistor na nakita natin na medyo nangitim ng konti. So, papalitan na rin natin. So, gagawin natin, siyempre, kita nyo may mga lead pa yung butas nito. So, alisin lang natin yan. Tapos, kabit natin yung mga parts na
bago natin at yung luma natin na okay pa. Yan, okay. Ganyan lang. Babalikan natin tapos kabit natin yung output. Bali, yan, natanggal na natin. Yan, kita nyo, natanggal na natin. Tapos, meron ako nakita may kalawang dito. Yan, kita nyo, jumper. Tapos, dito pa sa pagitan ng dalawang filter natin, yun, know, kalawang nakaipit. So, kailangan din natin yan palitan. So, lahat na nakikita natin medyo may kalawang dyan, kailangan na natin siya palitan. Yan, jumper. So, meron din tayo yan, mga nakita natin. Ito, tinanggal ko na nga. Yan, yun, know, naputol na, oh. Tinanggal na natin. Ito yung mga tinanggal na rin. Yan, meron pa yan isa. Yun o, dyan sa gitna na yan. Yan, tinanggal natin. Tapos yung isa dyan. Papalitin din natin yan. Yung gagamitin na lang yung paa ng resistor o yung kapasitor. So, kabit ko na yung mga ano, yung mga tinanggal natin na parts. Tapos resolder na natin. Yan, resolder lang natin. Tapos, pagkatapos natin mag-resolder, tapos sa palitan na natin lahat, siyempre check tayo ng biasing. So, dyan natin magkakalaman na kung mag-okay na ba. So, yan, solder lang natin to lahat. So, bali, pass forward na lang natin mga ka-G-lovers para madali. So, bali yan mga ka-G-lovers, na tapos na natin siya, nalinisan ko na rin, nakaibat ko na rin. So, gagawin natin, check natin yung biasing. So, sa kabila muna yung uunahin natin, check ng biasing. So, titingnan natin kung ano ba yung biasing nito. Yan, nakasit na tayo sa DC, naka-DC na yan. So, ang gagawin natin ay, syempre, tutok na natin yung multimeter natin bago natin siya plug-in. So, yan. Pinagin ko na pala. Hindi ko na tinutok. 42. Ang taas. 42. So, dahil pareha sila ng 42, malamang sa malamang, ay good to. Tap natin dito kung magkumalaw ba. Parang hindi naman gumagalaw. Iwan ko. Baka hindi ko lang nahanap yung audio dito. Yan. Dyan dito tayo. Yan. Kita nyo, gumalaw siya. So, may posibilidad na good talaga yung biasing kahit 42 to. Kita nyo naman, sa kabila 42, 42 din. So, may posibilidad na good to dahil sa parehas silang 42. Tapos, yung tinap natin, nagde-drop siya. So, ito yung capacitor na sabi ko sa inyo, papalitan din natin. Yan, lumubo na kasi ito. At nag-deform. Yan, kalawang na nga yung paong. So, okay mga ka-G-lovers, nagits nyo yung 42. So, mamaya papakita ko sa inyo kung bakit good yung 42 na yun kahit sobrang taas. Di ba nakakatakot magkabit ng output transistor noon kasi yung taas 42.
Malalaman nyo mamaya yan pag ikinabit natin. Saka nag-tap tayo, pag nag-gumalaw siya, parang nag-drop siya. Ibig sabihin tayo may posibilidad na good yung 42-43 yun. Dapat kasi karamihan baga, karamihan na alam natin o talagang na nalaman natin na ang voltage biasing sa mga ganito ay nasa 0.3, 0.4, 0.5. So, kanina, nung nag-biasing tayo na walang output, walang load, wala siyang nakalagay na transistor, ang taas, umabot siya ng 42. Diba, umabot siya ng 42. So, malalaman natin yan pag good yan. Kanina nga, yung tinap natin yung input sana, kaya hindi natin mahanap. So, sa pre-drive na lang tayo ng tap. So, nag-drop siya. So, ibig sabihin yung posibilidad na okay yan. So, kabit ko lang tong capacitor na to mga ka-G-lovers. Yan, yung tinagal natin na nag-deform na rin. So, yan. Kabit lang natin yan. So yan, tanggal na natin yung sobrang paan ng capacitor. So ito na mga ka-G-lovers, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hinandaan ko na siya ng output, naka-ready na yan, di ba? Pero hindi ko pa siya sinolder. So titest ko muna na malalaman nyo na 42 talaga to. So hindi ko ginalaw yung ano niya na voltage biasing. Malalaman nyo na 42 talaga yan. Yan, tingnan nyo may ga. 42, nawala siyang load, wala pa siyang output, 42. Nag-tap tayo kanina dyan sa may preamp dyan, nagda-drop siya. So may posibilidad na okay siya. So yan, check natin kung may tira pang voltage. So pamababa na rin. So i-resolder na natin to. Yan, hindi ko na siya ikakat para malaman nyo na good talaga yung biasing na ganyan para sa ganitong unit. So in-analyze ko na lang siya mga ka-G-lovers, diba? Pag ikaw, pag hindi mo kabisado talaga, pag hindi mo alam, eh talagang natatakot ka, hindi mo siya lalagyan ng output kasi ang taas niya po rito, diba? Pero pag kabisado nyo na rin, tapos yung mga technique na tinuturo ko sa inyo, yung itatap nyo yung input o maghanap kayo dyan sa ka-line nya na channel, magtap ka. Pag nag-drop yung voltay, may posibilidad na okay. Saka same dapat. Sa kabila ay same. Mapa-MPN, PNP, same ang voltahe. So yan mga ka-G-lovers, na resolve na natin. So next natin ay papakita ko sa inyo, check natin yung voltage biasing. Kung mag-drop ba yung 42. So kung hindi masira yung output natin. Kasi nakalagay, nilagay na natin ng kahit 42 volts yung biasing. So yan, plug-in lang natin. Yan, naka-ready na yan. Yan, yan yung sinasabi ko sa inyo, gagawin ko sana kanina yan. Naka-ready na siya. Katutok, tapos plug-in natin. Yun, 0.3. Kita nyo? Yan, 0.3. Nasa 304. Yan. So, same na. Okay. So, next natin, kakabitan ko lang ito ng speaker. Yan. Tapos yung sa kabila pala, ibabias ko muna bago ko siya kabitan ng speaker. Ito yung kabila na kinap ng naunang technician. So, binalik ko na rin. Tapos, yan, check natin yung voltage biasing. Nung pag-test natin ito, ganun din, 0.3. So, okay. 0.3 din. So, dahil sa good na rin yung 0.3 din, sa kabila 0.3 din, kinabitan na nga natin yung output. So, feel na rin natin siyang kabitan din na output. So, yan mga ka-G-lovers. Nilagay natin yung speaker kasi mag-audio-test tayo. Bali, yan. Check natin yung audio. Okay na yung audio. Sa kabila, kinabitan na rin natin ng output. So, sa kabila din, i-check na rin natin yung audio nito. So, lipat ko lang yung speaker, tapos check tayo sa kabila din. So, pasensya na kayo kung medyo maingay dito. So, ayan mga ka-G-lovers, same din. Okay na rin yung audio nito. So, ready for testing na tayo. So, thank you very much sa lagi nyo pag-subaybay sa ating channel. So, mag-testing na lang tayo ngayon.